Cushion, and welcome back to my YouTube channel. RJ Elma is here. And finally, nakita ko na yung way papunta dito sa Duckling Hill. Ngayon, nandito ako sa Hang Hau Village. It's my Hang Hau sa Hong Kong, obviously. Yep. At eto na. Kanina pa ako naglalakad. Gumamit na ako ng Google Maps kasi yung ni-research ko, for some reason, hindi ko siya magets. So, gumamit na ako ng Google Maps. Eh, alam nyo naman ng Google Map, dadalhin ka dun sa pinakamalayo din. Kung alam ko lang na pwedeng sumorkat, sana sumorkat na ako. But, it's okay. Hiking nga eh. So, kailangan warm up na yun. So, nandito na ako. At may dala akong kape. Diba? Kasi hindi pa ako nakapag-almusal. So, ito na yung sasalubungin ko kung makikita nyo. Ayan na. Let's go! So guys, itong Duckling Hill, hindi siya famous na kind of hike area or something. Kumbaga, tinawag lang nila tong a quick city escape. Kumbaga, dito nga sa lugar, sa city na to, kahit pa paano, ito na, hinihingal na naman ako. Merong, pwede kang, alam mo yun, mapuntahan. Short hike lang siya. Based dun sa research ko, will just take you for an hour. At ilang perasong hagdan pa lang, guys. Hinihingal na naman ako. Ay. So, yeah. I decided to go up here, get some fresh air. Mapagod. Hindi naman. Ito naman yung type ng pagod na marerelax naman yung isip mo, yung utak mo. Yan. May bawon akong kopya. Ah. Lumusal muna tayo. Tapos na akong mag-almusal, naubos ko na rin yung kape ko, so yep, let's go. At kung mag-hiking kayo, please bring your rubbish with you, don't leave it here, lalo na kung walang trash bin, kasi merong mga hiking places na walang trash bin, pero meron din namang meron. So a friendly reminder lang, save our planet Earth, you know. Mosquito spray. Lapitin ako ng lamok. I'm so delicious daw eh. Marami daw silang moko ang dugo sa akin. Kasi sabi, sabi tong babaeng to, marami tong hupok na dugo. Kaya, you have to be very careful.
nakasalubong akong kumukuha ng tubig. Meron pa lang spring dito. Never thought of that. Kasahan. Ganyan po sila mag-hiking. Magpapayong. A while ago, I don't have any idea kung nasan ako, but andito na ako. Hagdan talaga yung ano eh. Sobrang terror. Okay. This is it again. The feeling of the hingal. Hey, may gulay. Grabe. So, tagal ko na rin kasing hindi nag-hiking. So, alam niyo yun, gumagawa pa ng paraan eh, no? Lumulusot pa eh, no? Pero sige, kaya natin to. This is the start. Kasi meron pang mga hiking dito sa Hong Kong. Nautang na laban. Hingala naman ako. Gusto kong puntahan eh. Mas malalalalalalalayon. Mas malalayon kaysa dito. So, yeah. Just keep on going. My God, ayun, may upuan. Upo muna ako. Okay? Kasi talagang hinahabol ko na yung paghinga ko. Upuan ba talaga to? Mukha naman siyang upuan, no? Hindi naman ako. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. So, kagaya ng dati, mag-hiking tayo. Siyempre tayo, kasama ko kayo. Eh, mag-uusap tayo about one kind of topic. So, kung sa susunod na hiking ko, may topic kayong gustong pag-usapan or mapakinggan yung opinion ko, di ba? Kasi everybody's opinion count. So, yun. Leave a comment down below. And like and share na rin para alam nyo yun, mas marami pa makapanood sa akin, sa motor ko. So, yeah. I think for today, topic na hindi ko alam kung saan ako liliko. Doon ba? Or dito ba? Dito nga, ano ba meron dito? Dito nga muna. There's an like an exercise platform here, guys. See? Pwede ka dito mag sit up. You can see that. Nice, huh? In fairness. Okay, so dito muna tayo mag-usap. Yung topic ko for today is about stop comparing yourself to others. Kasi lagi ko to naririnig kay nagbigay na naman ng ano, nagtag na naman. Hindi, lagi kong naririnig to, hindi lang sa isang tao, pero sa maraming tao na din, na they always compare yung sarili nila sa achievement ng iba. For me, not because the grass is greener on the other side means you are not doing anything on your own life. Kumbaga, hindi porket parang feeling mo eh mas marami siyang na-achieve kesa sa'yo, eh parang nawawala yung kumpiyansa mo sa sarili mo and you feel down. Parang more on self-pity na siya and jealousy na rin siguro, kasi parang you always keep on looking other people have and then parang binabaliwala mo yung kung anong meron ka, kasi ganun eh, ganun ang nature ng tao. We are always looking
for something na wala sa atin. Tapos nakakalimutan na natin kung ano ba talaga yung meron na pala tayo. Pero sabi nga nila, kung magpo-focus ka sa kung anong meron ka at magiging kontento ka, magiging masaya ka, di ba? Hindi mo na pala kailangan nun, nung iba pang hinahanap mo. So, yun lang para sa akin. Hindi porket feeling mo mas marami siyang nararating or mas marami siyang na-achieve sa buhay niya, mas marami siyang nagagawa kaysa sa'yo, eh parang you're nothing. No, it's not. I'm telling you. Lahat tayo ginawa ng Diyos na magkakaiba. We are different. We are unique. Yung path natin, kanya-kanya eh. So, merong bagay na meron ako na maybe wala ka, at merong bagay na meron ka na wala din ako. But it's okay. Learn to love yourself. Kasi kung ano yung nakikita mo sa sarili mo, kung binavalue mo yung sarili mo, para din siyang salamin, magre-reflect din sa ibang tao. Kung paano mo tignan ng sarili mo, ganun ka rin tignan ng ibang tao. Kasi stop comparing yourself to others. Be happy and be contented of what you are and what you have. Tama? Like naman dyan. For today's vlog, guys, sana nag-enjoy kayo kagaya ko. Ayan, na-relax na ako. Fresh na ulit ang isip ko. Alam mo yun? Breathe in, breathe out. Tinanggal ko na ulit yung mga negativity, mga worries. Kasi we're human. Alam mo yun? Nagkakaroon din tayo ng mga problema, mga worries, yung stress, ganyan. So, this is my escape. Itong pag-hiking. Please, don't forget to like and share this video, subscribe, and thank you. I'll see you next time. Bye!